What is up, everybody, and welcome back to my YouTube channel. Like and subscribe if you haven't already, and be sure to smack that bell icon for more updates and reviews every single week. Pasensya na kung mabilis ako magsalita dahil may lakad ako maya-maya. Welcome back to JV Reviews, back with a special episode of JV Revisits, ang show na kung saan babalik tayo sa nakaraan, pupunta sa kasalukuyan, at ngayon ay titignan kung alin ang mas magandang pag-aksayahan ng oras. Mabilis ang recap lang, ang It ay isang nobela na isinulat ni Stephen King tungkol sa Losers Club. 7 preteens from Derry, Maine facing off against the demon clown Pennywise. Well, actually, hindi naman talaga siya clown. Isa siyang entity na kayang mag-anyo na kung ano ang pinakakinatatakutan mo. Today, we'll be talking about the old 1990s version of It, which was originally a miniseries, and the 2017 and 2019 versions, which are split into 2 chapters for easier viewing. Mas maganda nga ba ang original or mas magandang dito ka na lang sa bago? Comparison and contrast in 3, 2, 1. Ibibigay ko muna lahat ng mga opinions ko regarding the past and the present bago ako gumawa ng final verdict. And hopefully, pagkatapos nyo itong mapanood, makapagdesisyon kayo kung alin ang mas trip nyo. So unang-una sa lahat, yung 1990s version ay ginawa according to the structure of the novel. Ibig sabihin, yung pag-flash forward at pag-flashback ng novel ay ginaya ng miniseries to an amazing extent. Pinapakita ng sabay at pabalik-balik ang adventures ng Losers Club noong 1950s at yung pagbalik nila sa Derry noong 1980s, around the time na ginawa yung miniseries na It. Pero, yung 2017 at 2019 versions, iniba naman nila yung diskarte. Pinaghiwalay nila yung kwento ng lahat ng bata versus yung kwento ng lahat ng matatanda at ginawa nilang chapters 1 and 2. At may ginawa rin silang iba sa storytelling technique, in-update nila yung time frame. Ang chapter 1 ay tungkol sa batang losers na ngayon ay nabuhay na noong 1989. At ang chapter 2 ay tungkol din naman sa kanila 27 years later noong mga bandang 2016. Magkaiba ng creative decisions, magkaiba ng productions, pero parehas din na ginawa at sinubukang ikwento ang It novela according to the abilities of their time. Moving on to the actors, parehas napakagaling ng cast ng 1990 and 2017-2019 versions ng It, mapamatanda, mapabata. Although, aaminin ko na mas bias siguro ako ng kaunti sa modern, dahil mas familiar na ako sa mga gumaganap dahil sa iba nilang movies. 1990s child and adult losers were all believable as kids and grown-ups na nakaranas ng trauma dahil kay Pennywise, and they convey that feeling of desperation and hopelessness pretty well. Ganun din naman ako dun sa 2017 child actors, napakagaling din nila, wala kang itulak kabigin. Yun nga lang, I actually prefer them over the 1990s kids dahil unlike the previous batch, everybody bounces off one another. Pero yung dati kasi, majority of that was dinala ni Bill, played by the amazing child actor Jonathan Brandes. Rest in peace. Sa 2017 version, lahat sila lively, lahat sila may kanya-kanyang buhay at struggles na pinaigting pa ng excellent acting ng child cast at entertaining silang panoorin kahit nag-uusap lang sila sa bahay o sa kalsada o kapag nilalabanan na nila mismo si Pennywise the Dancing Clown. Speaking of Pennywise the Dancing Clown, napakalaking ingay ang ginawa ng 2017 version among horror fans bago pa man ito i-release. Natatakot kasi sila na hindi raw mahihigitan o mapapantayan man lang ni Bill Skarsgård ang pagiging Dancing Clown tulad ng ginawa ni Mr. Tim Curry, who, as we all know, played the infamous Dancing Clown sa 1990s version ng It. Tim Curry, or simula ngayon ay tatawagin kong Currywise, was and still is regarded among the horror community as the most accurate depiction of Pennywise dahil sa dinala niyang scare at creep factor sa role na yon. So, people were understandably both anxious and excited to see Bill Skarsgård, natatawagin ko ngayon Billywise, play the Dancing Clown.
Pero, in spite of all those doubts and all of the non-believers, mukhang nagustuhan naman ng modern audiences. Dahil lang It Chapter 1 ang current highest-grossing horror movie of all time. Tingnan natin ang magiging sitwasyon sa Chapter 2 pag napanood ko na to and I publish my full review. Siguro ang pinakamalaking differentiating factor ng dalawang versions ng It na mapapansin agad ng modern audiences is of course yung overall feel and look nila. Yung 1990s version ay tinambakan ng sandamakmak na TV censorship guidelines and held back pa ng napakaliit na budget even for that time. Pero pag pinanood mo, mapapansin mo that they still were able to make the adaptation na ngayon ay tinatangkilik pa rin ng marami long after its initial release on American television. It was amazingly scary, it was disturbing for kids, while also being a mature watch for adults. Meanwhile, 2017 and 2019 versions were backed by Warner Brothers with a massive budget kumpara sa 90s version. Plus, with the advantage of having computer-generated imagery in the present day, at R rating, nagawa ng creative team ang mga bagay na hindi nila nagawa noon kay Pennywise at sa Losers Club. Pero all in all, both films worked with what they had and it was all worth it. So to sum it all up, punin na natin lahat ng points para makagawa tayo ng final verdict na hopefully ay makakatulong sa inyo na mamili kung aling version ang mas tatangkilikin nyo. Kung ang hanap nyo ay faithful adaptation ng novel that closely followed the original narrative, doon kayo sa It 1990. Matutuwa kayo sa constant back and forth ng mga eksena sa mga bata at sa mga adults at kung kayo yung tipo ng tao na mahilig sa flashbacks na kumukonekta sa present, magugustuhan nyo talaga yung miniseries. Kung kayo naman yung tipong umaasa ng excellent acting all around, dito na kayo sa 2017 and 2019 versions. Bukod sa familiarity factor, magaling talaga yung modern child and adult casts. Isinulat yung characters ng Young Losers Club this time to complement each other's personalities and quirks. Hindi tulad nung sa 90s version na minsan, ayoko mang aminin, pero nagiging wooden yung acting. So we'll have to see how Chapter 2 handles the Losers Club na mga adults in a later review. Kung mas gusto nyo namang matuwa, matakot at sumigaw dahil sa mga kalokohan ni Pennywise, well, it is an honest tie. Yes, it is a tie for me. Parehas na si Currywise at si Billywise ay napakagaling. Tim Curry and Bill Skarsgård are both phenomenal actors of this character. Parang totoong clown yung pagganap ni Tim Curry, pero si Bill naman ay parang alien na nagpupumilit na clown. Magkaibang atake, pero parehas yung takot na dinadala. And finally, kung gusto mo naman ang kinang ng modern VFX over traditional stop motion and practical effects, well, Chapters 1 and 2 are the way to go. Hindi naman sa minamaliit ko yung ginawa ng 90s It. It is almost a sin to compare how the old and new versions look. So to sum it all up, that rounds up the scoreboard to 3-2 in favor of It Chapter 1 and 2. But please be reminded that this is not a final verdict that you should totally believe in. J Reviews is not responsible for your viewing pleasure dahil ultimately, taste pa rin natin lahat sa movies at personal preferences ang magde-determine ng magugustuhan mong panoorin at hindi. Thank you so much for watching this video guys. Sana may na-share ako sa inyo ngayon na nagustuhan nyo. And if that's the case, well, sinabi ko na kanina, but I'll say it again. Like and subscribe for more upcoming videos and reviews. And don't forget to hit that bell icon to be notified of the latest updates regarding my 131 subscriber site. Peace.